everyone, this is Lucky Girl Dulauta and welcome to my YouTube channel. So guys, for today's video, ang ipapakita ko naman sa inyo ay ang mga kabataan na sila ay nandito sa aming bahay upang sila ay magluto para ipamigay nila sa mga nasalanta ng bagyong Ulysses. Oh my God! Wow! So guys, pinapakita ko ang mga ganitong gawain ng mga teenagers na to para magiging halimbawa sa mga ibang kabataan dyan. So, magbabago rin po ako, kaya lang hindi po po siya ngayon. Kailan? Baka bukas, sa mga na nagpapasalamat ako sa kanila dahil sa murang edad nila ay namulat na ang kanilang mga mata na sana sa tuwing may sakuna, may mga disasters na nangyayari, eh sila ay tumutulong. I am the one, the way your son don't need a... Kusang loob, sila ay tumutulong. So, dapat yung mga ganitong klaseng mga adhikain ng ating mga kabataan ay matularan. So, eto po sila guys, sila ay nagluluto ngayon dito sa aming bahay. Sinungulit ko! Hindi ako pumunta rito para sa pag-away. Mga kabataan ito. Ayan. Ayan sila. So, shout out naman kayo dyan. Shout out. Anong ito? Anong pangalan nito, Ken? Ace. Ace po. Si Ace. Si Kenneth. So, si Maiko. At saka si? JB. Oh. Ayan. Yan yung mga magluluto para sa merienda mamaya. Segment on our show called Explain That Gram, where we do a deep dive on our guests. So kanina, sabi mo namigay na kayo. Saan kayo sa, namigay? Sa Malanday po, namigay po kami na ano, sopas sa mga ano. Ah. Nasa lanta po. So kumusta naman yung sitwasyon doon? Ano naman po, medyo po ano, nakakalungkot kasi ang dami pong nasalanta nung bagyo. Tsaka at the same time po ano, kahit ano po, madami po kami ano eh, kinulang po kami sa ano eh, sa dala namin. So parang kahit gusto mo tumulong sa panahon, yung kanina pong mga oras na yun, parang ngayon po wala kaming mabigay kasi naubos na po talaga. Ah. Nanghinayang. So huwag kang mag-alala kasi ito, re-rest back pa kayo, magbibigay pa kayo. So tama yan, dun sa mga hindi nyo nabigyan kanina dahil hindi naman lahat ma-accommodate natin kasi depende lang sa resources natin kung ano lang yung kaya natin. But then, hangang-hanga ako sa inyo dahil kayo ay natuto sa ganitong mga gawain. Malakas po yung guardian angel ko sa likod. Ikaw naman, ano, Maiko, ano masasabi mo? Masasabi ko lang po na sana, ano, thankful po kasi, yun nga, bilang kami magkakaibigan, and sakto, ano, ngayon pandemic din po, ang daming ang problema ng bansa natin, tas, may, ano, ngayon may super typhoon pa, tas, parang, alam mo, yung mga Pilipino, parang nanghihina na sila ng loob, kasi parang ang daming ang downs na nangyari sa buhay natin, pero, ayun, bilang isang Pinoy, ano, parang nasa dugo talaga natin na lalaban tayo kahit anong mangyayari na. Correct. Hindi tayo papabayaan ng Diyos. Correct. Laban lang ng laban. Kasi lahat ng mga pangyayaring ito, eh, malalampasan natin yan pag sama-sama tayo at magtutulungan. So, ikaw naman, Mr. Cute. Ano pangalan? sa lahat, thankful po kami kasi kami po, kahit may bagyo, hindi naman po kami talaga affected na tulad, unlike po sa kanila sa Malanday. So, ginamit po namin opportunity ito na magbigay sa kanila ng mga tulong kasi kami kahit pa paano, kaya naman namin magbigay ng tulong kasi sa kanila, tulad nga sila po, nahihirapan po sila sa sitwasyon nila, nagugutom po. So, nag-initiate na lang po kami na, total, nasa tamang edad na rin naman po kami, kaya na rin naman po namin kumilos, magbigay ng pagkain sa kanila para at the same time, makatulong na rin po kami sa kanila. So, correct. Very good. How about you, Kenneth? Ano masasabi mo? Sana yung mga ibang kabataan gayain kami kasi ano, hindi lang naman namin kaya na kami-kami lang. Dapat lahat tayo tulong-tulong. So, guys, maya-maya makikita nyo sila. And also, sa pagdi-distribute nila mamaya ng mga pagkain, eh,
makikita nyo rin sila mamaya. Advance ako mag-isip. So guys, eto po sila. Sa kasalukuyan, sila ay nag-segregate ng mga medicines dahil meron pa silang mga gamot na ipamimigay at saka mga face mask. Ayan si Maiko, si JD, si Kenneth, at si Ace. Ito sila. So, ano ba tong mga gamot na ipamimigay nyo? Meron kayong merong ferrosulfate. Oh, merong mga vitamin C, may face mask, at paracetamol. So, sabi ko nga sa inyo guys, ginagawa nila ito not because of fame, glory, and kung ano pa mang mga bagay. Ate, mga katanungan nyo, no comment na po ako dyan. So, ginagawa nila ito na kusang loob sa kanilang sarili. So, ayan sila. Nagsisegregate ng mga medicines o may extra ka naman, kalisi. So, ayan sila guys. Isang pula, tapos isang ganito. Tapos dalawang face mask. So, kasama ito sa ipamimigay nila na mga pagkain. So, kanina pa, pagod na tong mga batang to. Kasi kaninang umaga pa, nagdala na to ng mga sopas sa mga binaha. And ngayon, magdadala naman sila ng merienda at saka mga medicine. So, salamat nga pala sa nag-sponsor ng medicine kay Miss Ballesteros and to her family, and sa family ni Ace, sa family ni JD, sa family ni Maiko, at sa family ni Kenneth. Thank you so much dahil pinayagan niyo ang inyong mga anak na gumawa nitong mga humanitarian things na ito. Much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Ito po sila guys, nagluluto, nakahalo-halo sa kanilang ipamimigay na mga pansit. And si Maiko at si Kenneth na nagluluto. Yeah, boy. So guys, and ito si Maiko, so inaayos na niya yung dadalhing pansit doon sa mga relocation area. So, ayan na. So, okay na. Papunta na kayo, Maiko. Okay na yan. On the way na po kami dun sa mga pupulangan po natin, mga marigay na po. Okay. More moments later. Sa likod, boy. Sa likod. Ate, ito kayo. Ay, sige mo na si kuyo. Nag-aantay kuya. Ubos. Ay, mamaya na.